Sa pangunguna ng North Philippine Conference Communication Department, Adventist World Radio Manila at Hope Channel Philippines ay isinagawa ang Adventist Media Ministry Training sa Palawan Mission. Layunin ng nasabing training na mapaunlad ng mga volunteers, broadcasters at communication leaders ang kanilang mga talento at kakayahan sa kanilang pakikibahagi sa media ministry. Si Dorothy Rodriguez para sa report. Pag-asa, ang anim na letrang salita na ninanais ng karamihan. Isinagawa ang Adventist Media Training sa dako naman ng Palawan. Ito ay mayroong temang Building Bridges for Hope. Tinuluhan ng mga broadcasters ng AWR, correspondents ng Hope Today at communication leaders ng bawat iglesia ang naturang programa. First of all, papasalamat sa Panginoon na nakasama ko dito sa training na ito. And as a media correspondent, dami kong natutunan, lalo na sa don'ts and don'ts when it comes to reporting. I am so blessed po na ako ay nakadalo sa training na ito na kung saan ang akin pong mga natutunan ay malaking tulong po sa aming iglesia upang mapalago pa ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms. Ang nais ng bawat isa ay upang makiisa sa gawain ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Sa dami ng ating mga gawain at ministeryo na pinagtutulungan sa media ministry, ay napakahalaga na ang ating mga kabataan, mga miyembro, mga radio broadcasters, mga media teams ay maorganisa at patuloy na ma-maximize yung kanilang ministeryo. Napakahalaga para sa amin na may bahagi ang hindi lamang yung mga dati nating ginagawa, kundi yung mga bago ngayon ng mga ministries that they can involve in at para lalo pang mas maraming mga tao mapaabutan ng pabalita ng ating Panginoon. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay upang magbigay ng inspirasyon at encouragement sa paggawa ng balitang may pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng media. Ang training na ito ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay ng mga bagong kaalaman sa ating media team upang sila ay maging handa, lalong-lalo na sa mga bagong hamon na ating nakikita. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang talento. Dapat ito ay ating malinang, lalo itong ma-harness upang ang magiging product ng ating gagawin ay mas magandang quality. Napakahalaga nitong training na ito, bagamat ang ating mga broadcasters dito ay bihasa na sa pagsasahimpapuhid ng ebanghelyo, ano? Ito ay magbabangon uli ng inspiration, paghimok na patuloy nating pagbutihin ang pagbabahagi ng pabalita ng ebanghelyo sa himpapawid. Pinangunahan ang pagsasanay ng NPUC Communication Department na sina Brother Cesar An, General Manager ng Hope Channel Philippines, Pastor Joel Sarmiento, NPUC Communication Director, at Pastor Nerio Carranza, NPUC Communication Associate Director. Inihayag naman ni Pastor Sarmiento ang tamang steps sa pagbuo ng media ministry upang ito ay maging official. Ibinahagi rin ni Brother An ang mga plano para sa Hope Channel para sa taong 2022. Samantala, nagbahagi din si Pastor Carranza ng mga kaparaanan kung paano gumawa ng isang conversion story. Nagkaroon naman ng workshop noong Sabado ng hapon na ikinatuwa ng mga dumalo. Dito, isinagawa ang pagbabalangkas ng isang programa. Ang mga gawain ito ay isa lamang sa mga kaparaanan upang manawagan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Dorothy Rodriguez para sa Hope Today, NPUC News.